Pag nagpupunta tayo sa karagatan, gusto natin makakita ng mga sea creatures na nakatira dito. Kaya dapat natin tandaan, tayo ang mga dayo na dapat magbigay respeto. Dayuhin naman natin ang isang teritoryong iilan lang ang may lakas ng loob pasukin. Yan ang underwater cave sa Hinatuan Enchanted River. Taong 1999, nang unang tangkaing i-explore ang Hinatuan Enchanted River Underwater Cave System o HERUX. Tandang-tanda pa ng geologist at cave instructor na si Alex Santos ang araw na yun. Siya kasi ang kauna-unahang diver na sumisid papasok sa underwater cave. Yung unang dive namin sa Enchanted River, nasubukan namin yung pagpasok sa kuweba na lumalaban sa napakalakas na agos ng tubig papalabas. Kaya may kahirapan kami pumasok sa loob dahil tinutulak kami ng tubig palabas. Hindi rin naman namin alam na itong agos pala ng tubig ay bumabaliktad. Kaya nung pangalawang dive namin, hinihigop naman kami papaloob. At nakakatakot kasi baka mahirapan kaming lumabas dahil sa lakas ng higop. Hindi na namin masyadong nakita kung ano ang meron sa loob. Noong 2010, isang major exploration ng cave system ang isinagawa. Tatlong divers ang kabilang sa exploration team. Sina Dr. Alfonso Amores, Mr. M.G. Guillermo at Mr. Bernil Gastardo ang co-founder ng Filipino Cave Divers at tumayo ring expedition leader. Nabot din ng 11 years bago nasundan ang exploration ni Alex kasi konti lang ang cave divers dito sa Pilipinas. Na-discover namin na hindi madaling mahanap ang hantungan ng kuweba dahil palalim pa rin ito. Estimate namin hanggang ulagpas pa mga 100 meters or 300 feet ang lalim. Nalaman din namin na panay ang buga ng fresh water galing sa ilalim ng kuweba, hindi ito humihinto. Nakailang expedition pa ang grupo ng mga sumunod na taon. At noong ang 2015, isinagawa ang kauna-unahang rapid source assessment ng Enchanted River. Napaka-importante ng tubig sa buhay nating mga tao. At hindi natin inaalagaan ang natural na yaman na ito, ang mga sumusunod na mga henerasyon ang magdudusa. Isang ang natural wonder, ang Hinatuan Enchanted River. Nakakalungkot lang na tayo mga tao mismo ang naging sanhi ng muntik nitong pagkasira. Gaya ng panawagan ng local government at ng mga cave divers, hindi lang ang ilog at kuweba ang dapat bantayan kung hindi pati na rin ang kabundukang pinagmula ng tubig. Alagaan natin ang kapaligiran kung gusto nating manatili ang ganda at hiwaga ng ilog ng Hinatuan.